dahil sa lakas ng loob mo, Peña. Pero wala ka nang magagawa pa. Don Gustavo, pangako, gagawin ko ang lahat. Hindi. Huwag ka na magpilit, Ben. Talo na ako at kailangan kong tanggapin yun ang maluwag sa kalooban ko. Ikaw pala, iha. Kumusta? Ikaw? Oo, Brenda, ako. Bakit nandito ka, Bella? Dahil dito sa bahay na to ako nakatira. Huwag mo siyang pabalikin sa Valley Encantado. Hindi pwede. Pwede mo siyang pigilan, pero ayaw mong gawin. Maaaring tama ang sinabi ko. Siguro talagang ayoko. Pero may dahilan ako. Ipinaglalaban ni Bella ang mahalaga sa akin. Kaya bakit ko siya pipigilan? Si Bella ay tiyak na gagawin ng mga kabuti. Kaya babalik siya sa Valley Encantado kung kailan niya gustuhin. Magandang hapon na lang. Teka, huwag ka munang umalis. Ano bang kailangan mo sa akin? Meron lang akong gustong itanong. Ano ba yun? Ikaw ba si Marimar? Kilala mo kung sino siya, hindi ba? Yun yung babaeng sinasabi nilang kamukha ko daw. Hindi kaya ikaw siya? Siyempre, hindi ako yun. Pero kasi, magkamukha kayong dalawa. Sigurado ka dun? Yun nga lang yung kakilala ko, may pagkasalbahe siya. At ignorante. Baduy manamit. Madumi ang damit. Huwag mo sabihin pareho kami. Naku, hindi kayo pareho. Sigurado akong magkaiba kami. Pero kung titignan para kasing iisang tao kayo. Hindi ito ang unang pagkakataong nakarinig ako na may kamukha ang isang tao na hindi naman niya kamag-anak o kapamilya. Pero sige, para na rin sa ikatatahimik mo. Hindi. Hindi ako si Marimar. Meron pa ba? Oo. Maniwala po kayo sa akin. Wala akong alam tungkol sa sulog doon. Kung ganon, sinong gumawa? Yun ang hindi ko alam. Wala ba dito sa bahay ang may kinalaman doon? At bakit naman? Sabi nila baka sa kandila galing yung sunog. Baka naiwang bukas. Baka yun nga nangyari. Tama. Baka ganun nga nangyari. Pero bakit nyo naman naitanong kung mayroong tao dito sa bahay na maaaring gumawa noon? Sinong suspecha nyo? Wala, Nicandro. Wala. Tingnan natin yung baka. Sabihin mo nga kung saan ka nakatira. Para saan? Para sabihin ko kay Serio at malaman niya. Imposible. Lalong hindi ko na siya maiiwasan yan. Huwag mo nang pangarapin yan. Ganon siya kahayok sa akin. Habang kinamumuhian mo siya, lalo lamang niya ipipilit ang sarili niya sa'yo. Pwes pakisabi na lang nang huwag niyang sayangin ang oras niya. Paalam. Kung gano'n, nasa Mexico ka pala. Oo, Corazon. Kahapon lang ako bumalik. Eh, nakita mo ba si Marimar? Siyempre, nakita ko. Pero wala na siya ngayon sa Mexico. Ha? Mahabang kwento yon, Corazon. Napakalaki ng pinagbago niya. Nagbago siya? Oo naman. Ibang tao na siya. Ibang-iba na talaga. Magaling manamit, maayos magsalita, edukada, pino at maayos na. Totoo ba yan? Isa itong milagro. Sino may gawa nun? Ang kanyang papa, Corazon.
Natagpuan na nga ni Marimar ang kanyang ama. Ang kanyang ama? Anong sasabihin ko sa kanya, senyora? Na hindi siya maasikaso ng pamangkin ko ngayon. Kakatulog lang niya. At hindi magandang pakiramdam. Pero wag mo siyang papasukin kahit anong mangyari. Maliwanag ba? Sasabihin ko po. Ay. Pasensyo na po, senyora. Pero hindi kayo makakausap ni Senyor Aldama ngayon. Kailangan ko siyang makita. Babalik na ako sa Valle Encantado at kailangan ko siyang makausap. Kaya ako bumalik. Natutulog po siya at masama ang pakiramdam niya. Tungkol ito sa kanyang negosyo. Siya lang talaga makakaintindi ng lahat. Pupuntahan ko siya. Hindi ko kayo papayagang umakyat. Pwede, huwag matigas ang ulo mo. Huwag ka nang makialam dahil wala ka naman talagang alam. Kakausapin ko na si Gustavo. Hindi, Brenda. Hindi mo kakausapin si Gustavo Aldama.